Saan na naman ang lakad mo, Alan? Wala po, Papa. Mag-hunting lang kami. Baka kung anong kalalabasan ng hunting trip nyo na yan. Papa, may sarili na kami pag-iisip, ha? Pati hindi mo na kami dapat pampalalahanan. La? Ay, salamat at nakahuli ka. Ang mabuti, linisin natin agad yan. Nang meron tayong may pagbili bukas sa palengke, ano? Asan ba yung kutsilyo natin? O, hindi na bali. Mamaya na yan. Uminom ka muna ng kape. Magpapalit lang ako. O, sige. Oh.
Abelia, sino bang babae niyo? Ah, si Amorcia. Siya ang aming pinaka-star dito. Ah, ganun ba? Gusto ko siya eh. Si Ala naman. Maawa ka sa akin. Halos lahat ng babae dito eh. Napunta na sa inyo. Paano na ang aking negosyo? Balatom na siya sa akin. Sa kanya lang naman ako kumikita. Sige. Lalalis na po ako. Mag-ingat ka, anak. At iwasan mo ang anumang basag ulo. Opo. Kuya, pakibilan mo naman ako ng damit, ha? Kahit isa man lang, ha? Sige. Bella! 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 Ano ba? Wala na ba kami ang beer dito? Ha? Ah, hindi ba na? Ah. Oh, what the hell? Ah. Hmm. On, huwag nga ngalag doon. Oo. Oh. Talaga napakahirap pakisamahan ng apat na yan. Ikaw lang kasi, pinagtsatsagaan mo yung mga yan. Aba, baka hindi mo kilala kung sino mga yan. Yung pinakamaliit, anak ni Don Mariano, na pinakamayaman sa San Nicolas. Don Mariano Ronquillo. Maari bang hindi ko siya makilala yung taga San Nicolas din ako? Si Don Mariano ang pinakamayaman sa aming bayan.
Nakakasawa na talaga itong buhay natin. Walang kaasi-asenso. Paganda ka ng paganda, pabango ka ng pabango, tapos sa mga customers, babastusin ka lang. Hindi kayo tinuturing ng isang tao. Parang isang laruan ka lamang. Bakit? Umaasa ka pa bang gumanda ang takbo ng buhay mo? Tingnan mo na lang ako. Nung araw, ako ang reyna sa bar na ito. Ngayon, ikaw naman. Mabuti na lamang at ginawa akong floor manager ng may-ari nito. Kung hindi, ewan ko kung ano nangyari sa akin. Hindi magtatagal, malalaos ka rin tulad ko. Kaya kung ako ikaw, aalis na ako sa lugar na ito hanggat meron ka pa magandang pagkakataon upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Order nyo? Isang basong gatas. Ito ng gatas mo. Salamat, ha. Mare, gatas. Bigyan ng chupon, mare. Chupon! Baby! Chupon pare, chupon. Kawawa, baby! Sabi eh. Bakit ho? Maganda yung sayo mo. Nagustuhan namin.
Maraming salamat. Pero ulitin mo, dito sa harapan namin. Ayaw namin doon, malayo eh. Eh, hindi po pwede. Bawal po sa amin. Anong bawal? Sa akin, walang bawal dito. Basta't magsayo ka rito sa harapan namin. Hindi po pwede. Mayaw ka na. Ah, nasasaktan ako. Bitawan niyo ako. Uy! Saan mo bita? Bitawan siya. Huwag kang makikialam dito, ha? Bakit mo pinipilit yung ayaw? Ah, ganun, ha? Miss, nasaktan ho ba kayo? Hindi naman. Maraming salamat, ha? Oo nga pala. Anong pangalan mo? Diego ho. Maraming salamat din, ha? Sana lahat ng taong pumapasok dito kagaya mo. Mabait. Hindi ho. Nangangailangan lang ho siya ng tulong, eh. Kaya natural lang matutulungan ko siya. Sige ho. Salamat ulit, ha? Dito muna tayo. Napapagod na ako eh. Singil lang ako. Oh. Oh, dali, dali, sumama kayo sa akin. Dali, sumama na kayo. Halika na! Bakit? Basta't wala nang maraming tanong-tanong pa. Dali, oh, ano na naman ba nakita mo? Babong! Babong! Naliligo, babong! Alan, hawakan mo na ito, Alan! Halika na ako sa akin! Halika na ako sa akin! Sige, kayo rin! Oh. Oh, Alan, ikaw! Ha ha ha!
Sino kayo? Anong ibig sabihin ito? Si Elisa. Si Elisa! Mga walang iya! La? 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 Elisa? Kuya! Kuya! Anong nangyari? Apat na lalaki, kuya. At yung tatlo'y pinagsamantalahan ako. Sino sila? Ewan ko, kuya. Pero narinig ko yung isa. Ang pangalan ay Alan. Kuya, siya nga palang lolo na saan. Pinatay din nila. Kuya! Kuya! Magpapayat sila. Kuya! Thank you.
Si Amor, nandiyan ba siya? Gusto siyang makausap ni Alan eh. Ha? Eh, wala eh. Kasi umuwi siya kagabi, kaya wala siya ngayon. Ano ba, Bella? Eh, talaga namang wala siya eh. Nasaan ba talaga si Amor? Gusto makausap ni Alan? Masyadong matigas ang ulo mo, ha? Baka gusto mo ikaw isama namin. Hindi ko po talaga alam eh. Naririto ako, bakit? Gusto ka isama ni Alan eh. Ha, eh. Ngayon na ba? Oo, ngayon na. Sandali lang, magbibihis ako. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit? Aba eh, nasisira na nga pala yung tuktok mo eh. Alam mo kung sino yung mga sinasamahan mo? Alam mo kung anong klase yung mga tao mga yan? Alam ko. Aba eh, talaga nga pala sira na yung ulo mo eh. Alam kong gusto mong umalis sa lugar na ito. Pero hindi sila mga taong dapat mong samahan. Kung hindi naman sila, hindi ako sasama. Eh, Amor, makinig ka sana sa akin. Baka kung anong mangyari sa'yo eh. Bella, alam ko ang iniisip mo ay para sa kapakanan ko. Pero hindi ang kapakanan lamang sa sarili ang mahalaga sa buhay ng isang tao. Kaya ako sasama sa kanila ay si dahil lang may mahalagang bagay akong nangyari sa San Nicolas. At pilit akong pinababalik doon. Mga pangyayaring dapat tapusin. Amor, kung ano man ang iyong iniisip, ay kalimutan mo na. Ang mahalaga'y ang hinaharap, hindi ang malangkot na nakaraan. Sorry, Bella. Salamat na lamang sa pag-aalala mo. Mag-iingat ka. Meron akong hinahanap na apat na lalaki.
Alan ang pangalan ng isa. Kilala mo ba sila? Ha eh, oo. Galing nga sila rito kanina at isinama nilang pilit si Amor. Ho? Saan sila nagpunta? Sa palagay ko, ibabalik sila sa San Nicolas dahil yung Alan na sinasabi mo ay anak ni Don Mariano Ronquillo na pinakamayaman sa bayan na yon. Sige. Diego, iligtas mo si Amor. Baka kung anong gawin ng apat na yon. Sige. Pare-pareho lang tayo, ah. Hindi po. Pwede ako nang nakakita dyan. Dapat ako nga sa kanya. Oh, ayan. Oh, ayan. Nagising na ako. Oh.
mga hayop! Dahil lamang sa isang babae, magpapatayan kayo! Sige! Magsitulog na kayo! Kuya Diego, ba't ang sabi ng lolo, iba ang tatay ko at ang tatay mo iba rin? Kasi maliit pa daw ako, namatay ng tatay ko. At ikaw, Rene, namatay na rin agad ang tatay mo. Eh bakit tayo magkapatid? Eh, iisa kasi nanay natin eh. Sana buhay pa ang nanay natin, no? Siguro masaya tayo, tsaka nag-aaral tayo. Lolo. Bakit? Ano po ba ang itsura ng mukha ng tatay ko? Alam mo, anak, bagaman nandito ka ipinanganak ng nanay mo, ay, hindi ko nakita ang mukha ng tatay mo eh. Ang ibig mo sabihin, Lolo, nasa tiyan pa ako ng inay nang mamatay ang itay? Diego, kung mapupunta ka balang araw sa San Nicolas, ay itanong mo lamang ang taong nangangalan Artemio de la Cruz. Doon mo malalaman ng lahat tungkol sa iyong tatay. Artemio de la Cruz. Mula ngayon, ha? Huwag niyo nang babantayan si Amor. Oo. Hindi naman naalis yan eh. Alam niyo ba? Mahal na mahal ako niya. Oo. Sige.
Nasaktan ka ba? Hindi naman. Salamat uli, ha? Parang ano man, tera. Teka nga pala, bakit bigla ka na lamang napasulpot? Saan ka ba galing? Wala, nagkataon lang na dumadaan ako rito eh. Pero nakita kita nangangailangan ng tulong. Eto. Hindi, talaga may sadya lang ako dito sa Nicolas eh. Tsaka isa pa, gusto kitang itakas dito. Itakas? Bakit? Huwag ka ng maraming tanong pa. Basta sumama ka na lang sa akin. Hindi maaari, Diego. Taga rito ako eh. Sige ha. Teka, teka. Hindi pwede eh. Teka pa, teka muna, teka muna. Hindi pwede ngayon eh. Bakit hindi pwede? Eh, hindi naman yata maganda yung parang nire-rape mo ko. Eh, anong gusto mo? Siyempre yung dahan-dahan. Mahal mo naman ako, hindi ba? Oo. Yun naman pala eh. Isa pa, tanghaling tapat. Mamayang gabi na lang kung gusto mo. Sige. Pero pagbalik ko, nakaanda ka na ha. Maasahan mo. Ops! Mamayang gabi na lang. Kung hindi lamang may utang na loob ako sa'yo, hindi ako sasama magtungo rito. Lubang mapanganib ang lugar na to para sa'yo. Hindi ka na dapat magtagal pa rito. Tsak nagagantihan ka ng mga taong nakasagupa mo sa asyenda. Nakahanda ako. Kaya kita sinundan at dinala rito. Pagkat meron akong mahalagang bagay na gusto malaman sa'yo. Ano ba talaga ang gusto mong malaman? Ang mga taong nagdala sa'yo sa asyenda. Sino sila? Kusa akong sumama sa kanila. Bakit kailangan malaman mo kung sino sila? Pagkat may sisingilan akong pautang sa kanila. Baka hindi mo alam kung gaano sila kalakas. Nag-iisa ka lamang. Hindi mo sila kaya. Bakit? Kakampi ka ba nila? Nobya ka ba nung isa? O bata ka nung apat? Tatandaan pa ba ninyo yung babaeng ginahasaan nyo? At yung matandang lalaki, pinatay ninyo? Yung babae, kapatid ko. Yung matandang lalaki, lolo ko. Wala kami pakialam sa sinasabi mo. Hindi namin alalaman yun.
Kaya ako naparito eh dahil kabilin-bili na ng lolo ko. Pag ako nakatungtong ng bayan ng San Nicolas, hanapin ko ang pangalan, Antemio de la Cruz. Ako nga, Antemio de la Cruz. Anong pangalan ng lolo mo? Francisco Capistrano ho. At ako naman eh, Diego Capistrano. Mercedes ang pangalan ng nanay mo. Aha. Kung ganun, ikaw ang anak ni Don Mariano sa kanya. At ang tunay mong pangalan ay Diego Ronquillo. Ha? Oo, iho. Ganito yun. Ang nanay mo ay dating labandera ni Don Mariano. Sila'y nagkaibigan. At nang nagdadalang tao na ang iyong inay, inutusan ako para ihatid siya sa kanyang sariling bayan sa San Isidro at doon kay Silang. Sumunod naman ako, sapagkat ako ang dating katiwala niya sa asyenda noon. Kung gano'n no, eh, kapatid ko si Alan. Oo, si Alan ay kapatid mo sa ama, na kaysa isang anak ni Don Mariano, sa kanyang tunay na asawa. Kahit na kapatid ko si Alan, hindi ko siya maring patawarin. Dahil sa kasamang ginawa nila, pinatay nila ang akin lolo, at pinagsamantalahan nila ang kapatid na babae, si Elisa. Diego, baka naman nagkakamali ka ng hinala. Mang Antemio, hindi ako maring magkamali. Totoo ba ang mga sinasabi mo? Opo, Don Mariano. Sapagkat siya mismo ang galing sa bahay. Si Diego ang anak na matagal ko nang hinahanap. Kailangan kumilos ako agad bago maging huli ang lahat. Sapagkat hindi alam ni Alan na kapatid niya si Diego. Maraming salamat sa'yo. Ako na ang bahala. Hindi mo siya kailang patayin. Siya ang nakakabata mong kapatid ni si Diego.
Diego, ano ang pagkakasalang nagawa ko sa'yo at sa iyong ina? Humihingi ako ng kapatawaran. At gayon din sa iyo, Amor. Don Mariano, hindi ako Diyos na marunong magpatawad. Tsaka bakit kita patatawar? Samantalang ngayon lamang tayo nagkita. Kinalulungkot ko, Tena. Hindi ko akalain niloloko lang pala ako. Kalimutan mo na siya. Walang kwenta naman yung babaeng yun eh. Itong si Alan, oo. Saka tayo pa ba namang yan sa buhay eh. Inaalala mo isang babaeng katulad nun. Ikaw kasi. Hiningin na namin sa iyo yung babaeng yun. Eh hindi mo binigay. Mula na magbarkada kayo, wala na kayong ginawa kundi puro katarantaduan. At ikaw, Alan. Muntik mo na pinatay yung kapatid. Ikaw! Ikaw! At ikaw! Sige, Alice! Sige! Alan! Huwag kang umalis! Pinagugwardyahan mo pa ako. Siguro hindi mo ako talaga mahal, ano? Basta totoo ang sinasabi ko sa'yo, ah. Mahal kita. Kayong dalawa, tulungan niyo si Alan. Iuwi niyo na siya. Lalasing eh. Tot na buhay ito. Ginawa pa akong alila.
Ali! Baba, sabi! Doon! Doon! Teka muna, kaibigan. Masyadong mainit ang ulo mo eh. Hindi tayo magkalaban. Baba! Kung hindi ka kalaban, sino ka? Wala. Anong wala? Ano ka, multo? Hindi naman. Tao rin akong katulad mo eh. Sinusundan mo ako, no? Oo. Bakit? Nasa unahan ka eh. Dinalokong ba ako? Hindi naman, kaibigan. Baka nagkataon lang na iisa ang ating dadaanan. Saan ka pupunta ngayon? Hindi ko maaari sabihin sa'yo. Kung ayaw mo sabihin sa akin, mauna ka na. Ano? Eh di ikaw ang susunod sa akin ngayon. Pero, pwede na rin. Sige. Okay. Come on, asan ang tubig natin dyan? Sorry, Alan. Wala na eh. Alan, sa banda ron, no? Mga pakwan. Iskate ako yan. Pare, sandali lang. Matapis ba pakwan nyo? Tikman nga natin. Oh, sandali lamang. Ang dagger mo. Oh, ito. Itong isang to. Matamin siguro yan, ano? Akin na yan. O yan, sa akin na yan, ha? Oh, para kay Amor, akin na! Salamat. Uy, ba't maliit ang sa akin? Oh! Yun. Bakit? Ano masama? Tabang eh. Ha? Tabang!
Kami, Alan. Para hindi ka na malayo. Kung may kailangan ka, patawag mo na lang kami. Mabuti pa. Iwan mo sa amin ang babaeng yan, Alan. Turbo lang sa iyo yan, eh. Saan mo ba ako dadali? Diyan lang sa baryo, malapit sa asyenda. Anong gagawin mo sa akin? Bakit mo ako dinala rito? Pansamantala lang naman eh. Ibig mong sabihin, dito ako titira? Oo, pero babalikan naman kita. Tsaka, huwag kang mag-alala. Meron namang magbabantay sa'yo eh. O sige, diyan ka na. Eddie, sandali lang. Bantayan mong mabuti ang babae niya. At huwag mong pabayaang makaalis. Oh. At kung ano man ang kailangan niya, ipaabot mo lang sa akin. O sige, lagyan mo na ng kagamitan ng ganyang tulugan. Magandang maga po. Nakapasel kayo, Don Mariano? Naparaan lamang ako dahil meron ako inspeksyon dyan sa ating asyenda. Nabaltaan kong magtatapos daw yung anak sa high school na si Amor. Sa awa ng Diyos eh, naidaos din namin siya. Ano naman ang kukunin niyo sa kolehiyo? Sa palagay ko po eh, hindi ko na kaya ang papag-aralin siya sa kolehiyo. Iyahanap ko na lamang siya ng trabaho. At kung hindi ako makakita ng trabaho para sa kanya, palagay ko po'y mabuti pa sa bahay na lamang siya. Aba, sayang naman kung hindi niya maipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. Bukod sa matalino siya, maganda pa. Eh, kung meron akong maitutulong, sabihin mo lang. Hmm? Salamat naman po kung ganun. O sige. Kung ano man ang resulta na inyong pag-uusap, papuntahin mo lang si Amor sa bahay. Hmm? Opo.
Nandiyan ho ba si Don Mariano? May kailangan ka ba sa kanya? May sasabihin ho sana ako sa kanya eh. O sige, sandali. Tatawain ko lang. Pagkasabi mo nga kay boss, naghihintay si Amor. Amor, lalabas na siya. Salamat ho. Sige. Don Mariano? Bakit? Nandiyan ho si Amor. Mukhang may kailangan sa inyo. Papapasukin ko ba? Wag na. Ako na lalabas. Talagang inaasahan ko ang iyong pagdating, Iha. Mabuti naman, pahayag iyong ama na tulungan kita sa iyong pag-aaral. Eh, hindi pa man ho'y nagpapasalamat na ako sa inyo. Wala ka naman yan, Iha. Alam mo, sayang iyong kagandahan at katalinuhan kung itatagaw lamang dito sa San Nicolas. Halika, meron ako ipakikita sa iyo. Dahil ay, hindi ka na magtataka ngayon kung bakit ako'y giliw na giliw sa'yo sapagkat kamukhang-kamukha ka nung nasira kong asawang si Laura. Kung sa bagay, ang larawan na yun ay matagal na luma na pero mapapansin mo na hindi nagbabagong kanyang kagandahan. Napakabait niya. Rahil, ikaw lamang ang maaaring pumalit sa kanya. Yes, sir. Meron ba kayong bakanteng kwarto? Meron po. Pakipirma lang po rito. Ito po. Anong numero? Numero 8 po. Ikaw pala. Tuloy ka. Gaya na sinabi ko kanina, babalik ako. Alam ko.
Sige, uminom ka pa. Alam mo, kaya dinala kita rito. Dahil gusto kita. Kaya lang naman ako sumama eh. Dahil gusto rin kita. Alam mo bang, pagkakita ko pa lamang sa'yo eh, nagkaroon na ako ng kursunada? Ang sinasama lamang ng loob ko'y parang hindi mo ko tinuturing na isang disenteng babae. Aba, hindi totoo yan. Katunayan nga eh. Kaya kita dinala para gawing reyna dito sa asyenda. Ibig sabihin to? Dumating na oras mo, Don Mariano. Huwag mo ko patayin. Kaya! Lumot! Lumot ka! Huwag! Tatlong taong kong hinintay ang pagkakataong ito, Don Mariano. Para singiling ka sa mga kaulangyang ginawa mo sa akin at sa aking ama. Pumunta ka kay Rolando at ibigay ninyo ito sa kanya, ha? Kung wala siya, kahit kay Amor. Opo. Oh, eto na pala si Rolando eh. Mabuti naman ikaw na nagpunta dito, Rolando. Talagang papupuntahin ko sila para sa matrikulasyon ni Amor. Napakababa ng tingin ninyo sa aming mahirap. Pagkatapos ninyong pagsamantala ng aking anak, ay parang pagkain ninyong babayaran. Ano ay ibig mong gawin ko? Pakasalan na iyong anak? Napakataas yata ang ambisyon ninyong magama. Talaga napakawalang yamo mo! Magsisi ka na, Don Mariano. Pagkat katapusan mo na ngayon. Amor, wag. Gagawin itang reyna na aga-esyenda. Wag mo lamang akong patayin. Wag. Wag po. Maawa na kayo sa akin. Wag po. Wag. Wag! Natitiyak ko ang pumatay sa papa. Ay walang iba kundi ang anak ng bastardo na yan, si Diego.
Alan, si Diego. Si Diego? Patay na? Yan nga ba sinasabi ko sa inyo eh. Hindi siya pupwede sa atin. Hindi! Anong hindi? Halos naubos na niyan lahat ang mga tauhan natin. Nag-iisa lang yun ah. Oo nga, pero parang kidlat kong lumaban eh. Si Ramon. Ewan ko. Basta't inuwanan ko siya ron eh. Anong gagawin natin ngayon, Alan? Tara. Sandali lang, kaibigan. Bakit? Kailangan sumama ka sa akin sa Santa Barbara upang malitis ka sa pagkakapatay mo sa mga taong yan. Bakit? Sino ka ba talaga? Ako'y isang alagad ng batas. Pero huwag ka mag-alala. Gagawin ko lahat ang aking makakaya upang mapawalan sala ka. Sapagkat nalalaman kong nagtanggol ka lang sa iyong sarili. Ang totoo niyan eh, ang mga taong yan ay mga wanted na kriminal. Nung una pa'y dapat hinuli ko na sila. Pero, naghihintay lang ako ng magandang pagkakataon. Natulad nito. Tayo na. Diego! Malubha yata ang tama mo.
Hindi naman. Saan ka pupunta? Pupunta lang ako sa Santa Barbara. Para ano? Formalities. Pulis tong kasama ko eh. Ah, eh. Pero huwag ka magalala. Babalik din ako. Kung hihintayin mo ako. Sige, maghihintay ako. Sige ah. Love.